Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? O eto, meron akong gustong balita sa inyo. Ito pong balitang ito ay galing po sa number one na showbiz chikadora ng bansa. kung maghahanap kayo ng balitang showbiz, kung gusto nyo makarinig ng mga fresh, mga updated na mga showbiz news, entertainment news, wala na kayong ibang dapat puntahan kundi si Christy Permin. Ha? Kasi dun sa mga balita ni Christy Permin, talagang mga fresh na fresh mga kaibigan. Mga bagong-bago, hindi po yung mga banalita dati na inulit-ulit lang. Hindi, mga bago pong chika. At talaga namang makakarinig kayo ng mga magagandang komento galing po dun sa kanyang mga kasamahan at maging syempre kay Christy Permin. So ito, narinig ko to kay Christy Permin na ito nga na si Willie de Villame, ayon daw sa kanyang source, nag-resign na po sa All TV. Si Willie de Villame nag-resign na po sa All TV doon sa kanyang network na AMBS2. Wala na po sila ron. Kasi dati, di ba? Dati, nung huminto yung mga programa dyan sa All TV, sino-sino kasama sa mga nahinto? Si Tony G. Yung kanyang Tony Talks. Hindi ko nga alam . Baka doon nagsimula. Baka doon nagsimula yung kamalasan dyan sa All TV. Kasi nagsara. Kumbaga, na ganyan . Nachugi. Itong talk show ni Tony Gonzaga. Kasi nga, walang nag-guest . Wala siyang mag-guest na matinong mga personality. Meron siyang naimbitahan mga vlogger. Pero yung mga matitindi, mga dekalibreng mga personality, sa showbiz man, sa politics, wala . Walang gustong mag-guest . Yung mga kaibigan niya dati sa ABS-CBN, wala . Cancelled . Wala talagang gustong sumama na dito kay Tony Gonzaga. Kaya naman napilitan itong All TV na tsugiin yung programa ni Tony Gonzaga na Tony Talks. At tayong iba, ganun din yung nangyari. Yung ibang programa dyan, pati nga yung kay Willie de Villame. Yung Wawawin, walang nangyari. Sabi nila, aalis muna kami. Aayusin lang namin itong All TV, itong AMBS2. Kasi merong kaming frequency. Pero wala kaming reach. Sabi ni Willie de Villame, di ba? Meron silang frequency. Yung frequency na yon nabili nila galing sa ABS-CBN yun . Nakakuha nila yon, in-award sa kanila yon ng gobyerno ng Pilipinas. Yung mga tulongges na kakampe nung dating presidente. Nawala sa ABS-CBN yung frequency, napunta ngayon dito sa AMBS2, sa All TV. So meron silang frequency. Okay na, bakit hindi kayo magtuloy? kasi naman meron silang frequency, wala sila audience. Di wala rin. Dahil pa sila ng ABS-CBN ngayon. Wala silang frequency yung ABS-CBN, pero meron silang reach, meron silang audience. Kaya ngayon namamayagpag pa rin ang ABS-CBN, di ba? So itong AMBS, itong All TV, yun nga, sabi nila ayusin muna nila. Sabi nila wala pa raw studio itong Wawawin. Ayusin muna raw yung studio. Kasi nagpo-programa sila doon lang sa sa Will Tower ata . Di ayusin muna raw nila yung malaking para maka-accommodate ng mga live audience. Kasi doon sa Will Tower limited . Wala nga atang live audience. Nandun lang yung mga sumasayaw-saya. Saka yung kanyang DJ. VJ ata tawag doon. Yung taga-pindot ng tawa, iyak. Kaya nabalitaan natin nung nakaraan . Bumalik yung dati, minura niya yung isang VJ na nagkamali. Kumakanta siya. Tapos habang kumakanta siya, biglang nag-boo. Dumana, hindi nagalit si Willie de Villame . So yun lang yung mga nakikita mo doon sa programang Wawawin. Kaya nga nahinto . Kasi gusto nila magkaroon ng live audience. So yun yung inihintay natin. Sabi nila, babalik sila sa ere. Pero ngayon, ito, napabalita. Nag-reside si Willie de Villame. So, ibig sabihin lang, ano ibig sabihin nun?
Ibig sabihin lang, wala na. Wala na all TV. Wala na. Ha? Tigil na yan. Tigil na yan. Wala na tayong aasahan. Hindi na tayo aasa. O doon sa mga umaasa pa sa inyo. Kung meron pang umaasa sa inyo. Wala na kayong aasahan. Stop na yan. Malamang baka ibenta na lang nila yung mga kung ano man ang naipon nila dyan eh. O. Wala na. Kasi unang-una, kung may nakikita pang pag-asa, si Willie Revillame hindi aalis eh. Pero the fact na umalis si Willie Revillame na talagang kung tutusin siya yung magbubuhat sana dito sa AMBS, dito sa All TV, wala na. Nag-resign. Oh. So itong mga programa na sinasabing babalik pa, yung Mamshi ba yun? Yung programa nila, ano? Nila Rupa Gutierrez ba yun? Wala na, hindi na yan makakabalik. At yung iba pang programa dyan, ewan ko lang ah, kung ano mangyayari dyan, kung sino paalalay kay Manny Villar pagdating dyan sa kanilang korporasyon o dyan sa kanilang kumpanya ng All TV. Kasi wala na si Willie Revillame eh. Sino tutulong sa kanila? Tony G? Eh kapag nung humingi ng tulong, wala. Last ma, mas lalo kayo mamalasin. Eh, itong ang ano, nagtatayo ng sariling ano eh, parang tatayo ng sariling, eh baka magtayo pa ng sariling network ito si Paul Soriano eh. Diba? Ito nga si Vanessa Hudgens eh, sinusolo eh. Ayaw ipamahagi dun sa ano eh, sa ibang mga media outlets eh. O, diba, interview? Hindi mo lang na-interview na iba? Kasi nga, may interview si Tony G. O, ayon dun sa mga napapabalita na naririnig natin na sama-sama ng loob nila. Bakit? Eh, gusto nilang interviewin kasi may invitation pero hindi nila na-interview. O, dahil nga daw siguro, dahil gusto yung suluhin ni Tony G yung interview. Yung sa kanyang YouTube channel. Eh, marami nagtatanong eh, sino ba gumastos nun? Dun sa ano, sa mga nangyayari ngayon. Yung pagpunta ba rito ni Vanessa Hudgens, ano ba yan? Para sa promotion ng tourism ng Pilipinas? O, sino ba gumastos yan? Yun yung mga tanong ng mga kababayan natin eh. Bakit ginagamit yung personal? Kung eto nga pag-imbita kay Vanessa Hudgens ay para sa turismo ng Pilipinas. So kung gano'n na mangyayari, ginawa pa nga siyang ambassador eh. So malamang, baka pera ng gobyerno ginamit yan. Pero ngayon, yung interview-interview, sinosolo dito sa personal na ano na YouTube channel ni Tony Gonzaga. So yun yung mga tanong na mga tinatanong ng ating mga kababayan. Ano ba talaga? So balik tayo kay Willie Revillame eh. Nako, wala na po. Ang tanong ngayon, isa pang tanong, babalik ba si Willie Revillame sa Channel 7? O sa ibang mga network? Ha? Hindi natin alam. Sabi kasi nung iba, wala na, laos na raw si Willie Revillame. Sabi naman ng iba, sabi nga ni Christy Fermin, malakas pa rin ang dating ni Willie Revillame. Kaya kung babalik ito sa pag-host sa ibang network, kayang-kaya daw ito ni Willie Revillame. Ayan mismo yan ha, kay Christy Fermin. So dun sa mga fans ng AMBS, All TV, wala na po. Wala po kayo umasa. Magulat na lang kayo, mabalitaan nyo, binibenta na. Ah, pati baka pati frequency niyan, ibenta na. Ibenta na sa iba para makapagtayo yung ibang network. Di ba? So, nako, yun lang muna mga kaibigan ng ating showbiz chika. Salamat po kay Nanay Christy Permin sa inyong mga binabalita. Kaya sabi ko nga po, kung gusto niyo ng showbiz news, pumunta po kayo diyan sa programa ni Christy Permin. At syempre, sa Batang Maynila to, it's... kasi from time to time, magbibigay po tayo ng reaction sa mga balita na nanggagaling kay Christy Permin. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.